purihin. Ngalan niya ay dakilain. Ang Ginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Ang Ginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon upang magdiwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquin sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquin at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos, Diyosan, sa Babilonya at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang tauhan, na pumili ng Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin niya ay iyong kabataang walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo.
iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, si Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng hari, ng mahal ng hari, kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas at iniharap niya sa haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit si Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak na ang kaalaman nila kaysa sa mga salamangkero at engkantado ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka namin, Panginoon, Diyos ng aming ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal na marangal na tahanan, lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ng kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Mga kapatid, tayo ngayon ay dumako na sa dulo ng pangkaraniwang panahon. Dahil alam natin na ngayong darating na Linggo o Sabado, tayo ay papasok sa panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng panahon ng Adbiyento. Pero hayaan natin na sa tanghaling ito, mapagnilayan natin ang kwento sa ating ebanghelyong napakinggan. At magandang simulan po natin ang pagninilay sa isang simpleng katanungan. Paano po ba nating masasabi na tayo ay pinagpala? Paano po ba nating masasabi sa ating sarili na ako ay pinagpala ng Diyos? Marahil sasabihin natin, ako ay pinagpala dahil wala akong problema. Diba? Ako ay pinagpala dahil wala akong karamdaman. Wala akong sakit. Ako ay pinagpala dahil lahat ng mithiin ko sa buhay na aabot ko. Ako ay pinagpala dahil may mga ari-arian ako, may kayamanan ako. Ako ay tunay na pinagpala. Pero ibig sabihin po ba nun, yung mga kabaliktaran ng aking nabanggit, ibig sabihin, hindi ka pinagpala? Dahil ang pagpapala, mga kapatid, ay hindi nakikita sa kung ano ang meron ka. Bagkus ang tunay na pagpapala, nakikita kung paano ka tunay na magbahagi at magbigay. Kung ikaw ay tunay na pinagpala, dapat marunong kang magbahagi at magbigay.
Dahil kailanman, mga kapatid, ang pagpapala hindi sinasarili. Bagkus ang pagpapala, tunay na ibinabahagi. Kaya nga, mga kapatid, sa ating ebanghelyo na pakinggan, si Jesus, nung siya ay nasa loob ng templo, nakita niya isang balong babae. At yung balong babae, naghulog ng dalawang kusing doon sa templo. At anong sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Bakit? Dahil alam ni Jesus na yung balong babae walang wala. Alam ni Jesus na yung balong babae tila naghihirap sa kanyang buhay. Pero pagdating sa Diyos, hindi niya tinipid. Pagdating sa Diyos, ibinigay ang lahat. Bakit? Dahil para doon sa balong babae, ang pagpapala ay hindi kung ano ang meron ka, kundi ang tunay na pagpapala ay yung kakayanang mawalan ka para sa Diyos at para sa kapwa. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating tingnan na ang pagpapala ay kung ano lamang yung meron ka. Huwag nating tingnan ang biyaya na kung saan, kung ano lamang ang naipupundar mo sa iyong buhay. Bagkus makita din natin na ang tunay na pagpapala, yung kahandaang magbigay. Bakit ho kaya kayang ibigay ng balong babae yung dalawang kusing na meron siya? Dahil napagtanto niya na kailanman ang isang taong handang magbigay ng kung anong meron siya, alam niyang hindi siya pag-iiwanan ng Diyos. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Bakit ba tayo ayaw maging mapagbigay? Dahil napakadami nating takot sa buhay. Dahil natatakot tayong mawalan. Natatakot tayong maubusan. Pero tandaan natin, ang taong tunay na pagbigay, kailanman hindi iiwan at pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tingnan natin ang lahat ng pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos. At masasabi natin na ang mga pagpapalang ito ay hindi dapat sarilinin. Ang mga biyaya na ito hindi dapat pagdamutan sa kapwa, kundi ang lahat ng biyaya at pagpapala dapat ibahagi. Dahil kailanman, ang lahat ng nagbahagi at nagbigay, hindi pababayaan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang atin pong panalangin, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod, bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo.
mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat ng nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami paghindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsama lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa pag-ibig.
announcement for Paris-wide Advent Recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, at samahan po na ating simbahan sa ating unang Paris-wide Advent Recollection Series sa darating po na Nobyembre 28, 2023, araw po ng Martes, bukas na po ito, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating pong parochial vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga at ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo naman po, ikalima ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo ng aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.